Kumusta mga suki naming tagapakinig? Lalo na sa ating mga bubuit. Handa na ba kayo sa ating adventure? Beno, narito na ang pagpapatuloy ng pakikipagsapalaran ng ating bidang super liit, super kulit, pero mabait. Lambanito! Lambanito, ang ating Little Prince. Mula sa malikot na guni-guni ni Salvador Lubigan. Sa'yo, naririto naman ako sa kanyang kwadra. Kailan kaya babalik ang kabayo ko? Ano kaya nangyari sa kanya? Anong ginawa ng impostor sa kanya? Sa'yo, sana lang makagawa ka ng paraan para makabalik dito. Sana walang masamang nangyari sa'yo. Sana hindi napahamak ang kabayo ko. Oh! Ang kabayo ko! Ang kabayo ko sa'yo! Sa kayo! Ano nangyari sa'yo? Bakit tanggal ang kaliwa mong mata? Mahal na prinsipe ba nito? Sa kayo! Nalilang ako. Anong nalilang? Sige, dito ka lang muna ha. Tatawagin ko lang ang mga gamot ng hayop ng palasyo para mabigyan ka ng paunang lunas. Wag. Pero bakit? Hayaan mo muna ako. Kaya ko naman ang sarili ko. Pero sa'yo? Kailangan ko lang mabawi ang aking mata sa dumukot sa akin. Pero kanino? Oh. Sa'yo? Hindi na naman siya nagsasalita. Sige! Ihintayin ko na lang na makapagsalita kang muli. Pero ngayon, kailangan muna maggamot ka. Kailangan muna malapatan ka ng paunang lunas. Grabe naman ang ginawa sa kabayo mo. Gawin niyo po ang lahat para gumaling siya. Nagbukumiglas siya nang lagyan ko ng katas ng down ang sugat sa kanyang mata. Siguro po, masakit na masakit yun. Sabihin na nating 30 ulit ang kirot nito sa nasugatan ng espada. Kawawa naman po pala ang kabayo ko. Kaya lang, mahal na prinsipe ba nito, meron tayong malaking problema. Po? Kailangan makakuha ako ng gamot na madaling makapagpahilom ng kanyang sugat dahil kung hindi, baka kung mabulag din ang kanyang ikalawang mata at hindi na siya makakita. Gawin niyo po ang lahat para gumaling siya? Oo, gagawin ko at yun ang aking tungkulin dito sa palasyo ang gamutin ang lahat ng uri ng hayop na naririto sa kaharian ng Macedonia. Sasabihin ko po sa aking ang mga hari, kapag napagaling mo ang kabayo ko, bigyan ka po niya ng parangal. Mga ginto, kahit 100 denaryo. Hindi ko kailangan ang anumang kabayaran. Ang hangad ko lamang ay magampanan ng husay ang aking tungkulin bilang manggagamot ng mga hayop dito sa kaharian ng Macedonia. Kahit na po, gagawin ko pa rin po ang pinangako ko. Kapag nagamot niyo sa kayo at magawa niyo po ng lahat ng paraan para hindi siya tuluyang mabulag. Pero kamahalan, naparito ako sa kaharian ng Macedonia para manggamot.
At kung ginagawa ko man at magtagumpay man ako sa aking tungkulin, yun ay malaking kasiyahan sa akin. Ginagawa ko ito, hindi ko na kailangan ng bayad. Basta po, gagawin ko po lahat. Basta gawin niyo lang lahat ng paraan para hindi po mabulag ang kabayo ko. Masusunod ka, mahalan. Kasiyahan ko na paglingkuran ang anak ng aking kamahalan. Hindi na bumabalik rito ang mahal. Talagang bibigawin niya ako sa aking kilingan. Sige, ipagpatuloy mo lang ang iyong kinagawa. Ikaw din ang mahirapan. Ngayon pa, hawak na ni Olgana ang kapangyarihang nakawala sa silid ng Maika. Alam ko, napakalakas ang Maika noon at marami siyang magagawa. Maraming marami. Hintayin mo lang ang unti-unting pagbagsak ng iyong karyan. Dahil ito na ang simula. Ang hudyat na kailangan mo lang bumitiw sa iyong trono, sa iyong pamumuno bilang hari ng Macedonia. Dahil hindi magtatagal, mawawala ang kaherang ito sa iyong pamumuno. Ako ang magiging diktador ni Olgana. Siya ang mamamahala sa buong karyan. Dahil siya man ay kabilang sa lahi ng mga patriarka. At meron siyang anak. Yun ang magiging dahilan para mawala ka. Para mawala ka sa iyong posisyon bilang hari. Mahal na Pantas! Oh, ang prinsipe ng Macedonia. Hindi po ako naparito. Dahil sa mga nangyari at sa ginawa niyo sa akin sa nakaraan, kundi upang humingi ng tulong. Mahal na prinsipe, kailangan ko po ang iyong karunungan. Mahal na prinsipe, kapag naipagkulob niyo sa akin ang kailangan ko, ako mismo ang hihiling sa mahalari, sa matatanda ng palasyo. Ganon din sa kasamaan mong Pantas na palayain ka. Merong natatanging hiling ang mahal na prinsipe na hindi maaaring tanggihan ng sinuman. At kapag nagkataon, yun ang hihilingin ko kapag natulungan mo ko. Ang palayain ka! Lumapit sa akin ang mahal na prinsipe. Ang pagkakataon nga naman umaayos sa akin. Ito na ang simula para tuluyan naming maisagawa ang aming plano ni Olgana. Gagawin ko ang kanyang kahilingan. Pero ang kapalit nito, ang kanyang kapamakan. Pasensya na, mahal na prinsipe. Pero kailangan ko rin ang Maika. Hindi ako mabubuhay kung hindi ko magamit ang Maika. At ang buong Macedonia, kapag nalaman ng lahat ng mga karatig na karyan na wala ng Maika ang ginagamit ang buong karyan, magkaka-interes ito at marami ang nais sumalaki dito.
marami ang mag-aangat na sakupin ng Macedonia. At anumang oras ay masasakop kami nang walang kalaban-laban. Dahil lamang sa kaibagan ng haring ito. Nagmamagaling siya. Akala mo kaya niyang lahat. Napangasawa lamang siya ng mahal na prinsesa. Kaya siya naging ari. Hungat patriarka siya. Pero hindi naman siya nagmula sa karyan ng Macedonia. Nagmula siya sa ibang karyan. Hindi talaga siya taga Macedonia. Kaya kailangang mawala siya rito. Hindi ako papayag na sakupin na lamang ng ibang Macedonia. Hindi ako makapapayag. Hindi! Hindi ako makatiis na hindi makapagsalita. Naririto ka? Ah, wala. Gunaganan mo lang ako. Kailan ka ba dyan? Wala nang ipasok ka ni Olgana dito. Naririto na ako sa may pintuan. Hindi mo lang nahalata kasi akala mo bakal din ako. Bakit ka inilagay dyan ang aking ina? Wala akong alam. Di ako naniniwala. Ano naman ang iniisip mo? Isa lang naman ang ibig sabihin nito eh. Ano? Pinababantayan ka sa akin ng aking ina. Alam mo na pala eh, magtatanong ka pa? Nakakulong na nga ako, pinababantayan niya pa ako? Matigas kasi yung ulo mo eh. Ang sabihin mo, swapang yung aking ina. Kung makapagsalita ka, akala mo hindi mo siya ina. Bakit? Sa ginagawa niya bang ito? Sa ipinakikita niya bang ito sa akin? Anak pa bang turing niya sa akin? Ranos! Hindi anak ang ipinakikita niya sa akin, ang ipinadarama niya. Sarili kong maika yun. Sa akin dapat yun, ibigay niya dapat. Pero inangkin niya. Sabi ko na eh, wala akong tiwala sa kanya kahit ina ko siya. Kahit kailan hindi na ako magtitiwala sa kanya. Hindi na dapat. Wala na. Nasa kanya na rin. Tulungan mo ko. Ano? Alam ko na tutulungan mo ko. Ranos. Makinig ka sa akin. Ako pa rin ang amo mo. Pero ang iyong ina ang nakapulot sa akin. Pero ako ang nakatukla sa'yo. Kung hindi kita hinugisan ng mukha. Kung hindi ako naglakay ng mukha sa'yo. Hindi rin ako naglagay ng bibig mo. Hindi ka makapagsasalita. Hindi ko matutuklasan na marunong ka magsalita. Kaya akin ka. Sa akin ka dapat sumunod. Dahil ako pa rin ang amo mo. Sa akin ka pa rin dapat sumunod. Pero... Kaya ngayon tutulungan mo ko, Chukay. Pero ang banta sa akin ng iyong ina. Bantayin kita ng mabuti. Kailangan hindi ka makalabas dito. Ako nga ang amo mo eh! Ako nga dapat na masunood! Pero may makikahang yung ina. Kahit na anong gawin mo, tulungan mo kita na makalabas dyan. Wala na tayong laban sa yung ina. Hindi mo siya kaya. Mapapahamak lang ako sa'yo. Ano yun? Lambana. Alam kong ikaw yan. Wala nang ibang makagagawa ng bilis ng hangin ng ganyan, kundi ikaw lang. Magpakita ka sa akin! Anong kailangan mo? Naligaw ka yata. Hindi ako naligaw. Dito talaga ang punta ko. Para puntahan ka? Bakit naman? Dahil nais kong tanungin ka kung nakapagpasya ka na.
na igagawa mo ako ng pakpak kapalit ng pagtulong ko sa iyo. Ang pagsasabi ng lihim kung paano makakapasok sa kaharian ng hindi ka nila namamalayan gamit ang itim na maika. Paano ko magtitiwala sa iyo? Gano'n ko nakasisiguro na pagbibigyan mo nga ako, natutuparin mo nga ang aking kailingan. Gusto mo? Gawin ko sa iyo ngayon na? Sigurado ka? Oo! Kayang-kaya kitang pagkalooban ng mahikang itim na magagamit mo para makapasok ka sa Macedonia nang walang makakapansin sa iyo. Sige! Pero? Sa isang kondisyon. Doon ako sa iyong kaharian maghihintay para naman makasiguro ako na tutuparin mo rin ang kahilingan ko para hindi ako haalis na iyong kaharian hanggat hindi mo ako nagagawa ng pakpak. Prince B, sao? Kanina pa tayo nagbabantay dito. Pero hindi pa nakakabalik ang mahal na hari. Ano na kayang nangyayari sa kanya? Hindi pa ba tayo susunod sa kanya? Huwag. Kapag ginalaw natin sila, mag-iipon-ipon ng mga balang at maaari tayong mamatay sa kanilang mga kagat. Hindi natin sila kaya. Kaysa naman maghintay na lamang tayo dito. Kailangan siguro na may isa sa inyo ang may pumasok sa masukal na kagubatan. Tama, mas mabuting gawin yun para sipatin ang mahal na hari. Baka kung ano lang ginagawa ng mga balang sa kanya. Ako na lamang siguro. Kawal. Mahal na puno, Miniso. Kailangan mo lang na mag-ingat. Kailangan hindi mapansin ng pinunong balang na nagbabantay na nakapasok ka na sa kanila. Anong gagawin ko? Lilipad-lipad lamang sila. At siyak na mahuhuli nila ako, makikita nila ako. Kailangan mong gumapang. Baka sakaling hindi nila makita ang nasa ibaba. O kailangan mong lumubog sa puti para hindi ka nila mahalata. Hindi ka nila mapapansin. Aakalain lamang nila na isa kang lamang lupa. Masusunod po no, Miniso. Bago tayo pumasok dito, may nakita akong kumunoy. Doon ka lumublob. Kailangan maputikan ang buong mong katawan. Masusunod po no, Ministro. Bilisan mo lang para malaman natin kung ano na ang ginagawa ng mga lambana sa mahal na hari. Hindi nila maaaring saktan ng ating kamahalan. Bukang masayang-masaya ka ngayon, ha, Sara? Opo. Natutuwa ako at nanunumbalik na ang dati mong sigla. Opo, Lola. Naiisip ko pa rin po kasi yung sinabi sa akin ng impostor. Babalikan niya ako. Yun talagang may gusto sa akin, Lola. At saka alam mo po, ramdam ko sa mga titig niya. Yung mga sinabi niya sa akin na totoo po yun, mahal niya talaga ako. At naniniwala po ako sa mga sinabi niya. Akala ko pa naman matatapos na ang problema ko sa iyo. Dumagdag pa pala ang problema. Nakalimutan mo na nga ang mahal na prinsipe. Pero may sumunod na naman ang impostor na sinasabi ko na sa iyo. Hindi na babalik yun. Pero Lola, bakit nyo naman po nasabi yan? Dahil nagnakaw siya ng kabayo. Po? Palagay mo ba? Papayag ang mga bantay ng palasyo na makapasok ulit siya dito? Kayun pang nagbabala ang mahal na hari na ayusin ang pagbabantay.
At ayaw niya nang maulit pa ang nangyari. Dahil magpaparusa na ang mahal na hari kapag naulit pa yon. Lola? Kaya paano ka makakapagsabi na babalikan kanya? Ang isang magnanakaw, mahirap nang bumalik sa kanyang pinagnakawan. Basta po Lola, hindi ako nawawala ng pag-asa. Alam ko na makikita ko pa rin ang kamukha ng mahal na prinsipe. Makikita ko siya ulit Lola, at kapag nakita ko siya, sasama na ako sa kanya. Sasama na ako sa kanya Lola. Ang kawawa ko nga po. Lola, ano po kaya kung sumama ako minsan sa pamilihan, baka sakaling magawi doon yung kamukha ng mahal na prinsipe? Maari po ba akong sumama sa mga mamimili ng mga sangkap sa pagluluto, Lola? Maari po ba? Ano Lala? Payag ka ba sa ating kasunduan? Kapag pumunta siya dun, malalaman niya na kung konti na lang mga balang. At tutubi, hindi ko na siya masisindak. Bakit hindi ka na nakapagsalita? Hindi mo na kailangan pumunta sa aming kaharian. Bakit? Dahil natatakot ka na malaman ko na kakaunti na lamang ang iyong mga kawal na balang? Huh? Hindi mo na kailangan magtago sa akin dahil alam ko na. Hindi totoo ang sinabi mo. Kung hindi totoo ang sinasabi ko, payagan mo akong makapasok sa iyong kaharian. Hindi pwede. Wala akong pakialam kung hindi ka maniwala sa akin. Basta hindi ako papayag na makapasok ka sa aming kaharian. Dahil alam ko nang tuso ka. Kung hindi ka pinagkatiwalaan ang hari ng Macedonia, ako pa kaya magtitiwala sa'yo? Alam mo lang ba na, kung talagang gusto mo ang mahal na prinsipe, makikipagtulungan ka sa akin. Sasabihin ko sa'yo kung paano ka makakapasok ng kaharian. Hindi ito ang panahon para tayo mag-away o hindi magtiwala sa bawat isa. Kailangan nating magtulungan. Yun ang dapat nating gawin. Kung talagang desperada ka na na mapasayo ang mahal na prinsipe at kung paano siya mapaliliit na katulad mo. Pinunong pantas! Akala ko hindi ka na magbabalik. May inayos lang po ako. Prinsipe ba nito? Pangahawakan ko ang iyong sinabi. Palalayain mo ko kung tutulungan kita upang hindi mabulag ang mata ng iyong kabayo. Pinapangako ko po! Gagawin ko po yun!